Mga friend, na kung kailan ang tao ay naborn again, pumasok sa isang grupo, sa isang relihiyon, doon naman mas lalong sumikip, kumitid ang kanilang mga utak. At isa na ako doon. Noon po yun, mga friend. Alright? Naging dogmatic po ako. Sarado ang aking utak, sarado ang aking isipan, na yung tipong kung ano yung aking naintindihan nung una kong binasa ang Biblia, kung ano ang aking narinig sa mga guro na nauna sa akin, eh yun na yun yung aking pinanghahawakan. Pero I thank God. Ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil binuksan po niya ang aking kaisipan, binuksan niya ang aking pangunawa na hindi dapat tayo magkukulong sa isang ideya, sa isang interpretasyon, sa isang katuroan na una nating tinanggap. Hindi ko sinasabi na iwan natin ang ating church. Hindi ko sinasabi na layuan natin ang ating mga pastor. Hindi ko sinasabi na umalis tayo at magtayo ng ibang church. Hindi. Dahil kahit na yun, ganun ang gawin natin, umalis tayo o lumayo tayo, magtayo tayo ng iba, kung sarado pa rin ang ating mga utak, wala pa rin improvement. Nagpalit lang tayo ng pangalan. Parang nagpalit lang tayo ng damit na hindi naman naligo. Kahit na bago yung ating mga damit na isusuot, pero kung hindi naman tayo naligo, wala, mabaho pa rin. So ganun yun, mga friend. Para magkaroon talaga ng katiwasayan, para magkaroon talaga ng unity sa loob ng churches, hindi lang sa iisang organisasyon, hindi lang sa iisang church, kundi sa lahat-lahat ng mga churches sa iba't ibang panig ng daigdig. Ano man ang iyong pangalan, ano man ang ating pangalan, ano man ang ating denominasyon, kung tayo ay nagsasabi na sumusunod kay Kristo Jesus, kung tayo ay nagsasabi na believers ng Panginoon Jesus Kristo, kailangan makita sa atin yung unity in diversity. Anong ibig sabihin nun? Na magkakaiba yung mga pangalan, magkakaiba ng denominasyon, pero nagkakaisa pa rin sa layunin na dalhin ang mabuting balita sa lahat ng kinapal. Yung tipong walang awayan, walang siraan, hindi natin sinisiraan yung ating mga kapwa mananampalataya sa ibang mga church, kahit pa yung mga umalis sa atin na nagtayo ng kanilang church, hindi natin sila sisiraan, hindi natin sila ililabel ng kung ano-anong paglilabel, katulad ng rebellion, katulad ng disobedience, katulad ng conspiracy. Huwag, mga friend. Lagi nating tandaan na the measure you give, sabi ng Panginoong Kristo, the measure you receive. Ano man ang iyong paglilabel sa iyong kapwa, ay ganun din ang paglilabel sa iyo. Ano man ang iyong panghusga sa iyong kapwa, ay ganun din ang panghusga sa iyo. Ganun yun. Yun ang aking gustong iparating, ipahiwatig sa inyo, mga friend, na kahit magkakaiba tayo ng pangalan ng mga churches, denominasyon, iwasan na natin yung magsiraan. Iwasan na natin yung magtawagan ng kung ano-anong mga pangalan na hindi naman nakaaya-aya sa pandinig o sa paningin ng Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na manghusga tayo. Dahil ang panghusga ay trabaho ng Diyos. Ang trabaho natin is to preach, to teach the Word of God according to the Jesus teaching, according to the applications, interpretations, and applications of the Lord Jesus Christ.